Hello and good day, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Maligayang pagdating sa aking maliit na channel, ang Sagap TV, kung saan kayo makakasagap ng informasyon. Sino ba ang nakakakilala kay Val Santos Matubang o mas kilalang Kuya Val? Base sa nasagap nating informasyon na si Kuya Val ay isang maawain na tao at may napakalaki ng busilak ng kanyang puso, lalong-lalo na sa mga mahirap, at likas sa kanya ang isang mabuting tao sa harapman o likod ng kamera. Paalala po, gumawa ako ng isang video hindi para sa reaksyon. Ito'y bumabase lang tayo sa nasagap nating informasyon. Huwag back tayo mga kasagap. Una niya itong naipublish ang kanyang YouTube channel ni Kuya Val noong July 5, 2016. Halos 4 taon na ang nakakalipas, likas na matulungin raw si Kuya Val. On the spot pa mismo, lalapitan ni Val Santos ang bawat makita niya sa nakakaawang sitwasyon sa daan. At hindi niya ito matitiis agad niyang lalapitan at kukumustahin ang kalagayan. Gaya na lamang ito, ang kaunanan niyang in-upload sa kanyang channel na isang lula na nagdiwang ng 79th birthday sa Dait, Camarines Norte, at tinrit ni Kuya Val sa Jollibee, Aniya. Pangalawang bisis ng lola raw makapasok sa Jollibee. At isa ding taong grasa na pinagupitan niya ng buho dahil sobrang haba nito, malagkit at napakakati. Tinanong ni Kuya Val nang gusto mo ng gupit para maging gwapo, at agad pumayag ang nasabing taong grasa at kumain ito ng tinapay. At hindi lang ito nagtatapos, at muning pinagtagpo ni Kuya Val sa kanyang pamilya ang nasabing taong grasa sa piling ng kanyang pamilya. Dahil dito, isang lolo ang pumunta at nagsadya kay Kuya Val, hindi para humingi ng tulong, bagkus isang pagpapasalamat na bukal sa puso ng isang lolo. Dahil daw sa kabutihan ni Kuya Val na ginawa sa mga mahihirap. Si Kuya Val ay isang radio announcer sa isang radio sa Call FM, isang programa dingap sa mga mahihirap, programang tumutulong sa mga mahihirap. Si Val Santos ay lumalakad mag-isa, minsan nga pumupunta sa mga laylayang lugar para maabutan man lang ng bigas ng munting tulong sa mga naghihirap. Nagpapagawa rin siya ng pabahay sa hindi kayang magpabahay o mga walang materhan. Minsan nga, siya pa mismo ang nagpipintura sa bahay. Ayon pa sa ating nasagap na si Kuya Val ay malapit sa mga matatanda at mga bata, mahal na mahal niya ito. At itinuring niya rin din isang tunay na pamilya. Speaking of matanda, isang matanda na hindi niya sinusukuan, kahit ito ay galit na galit na sa kanya. Walang ibang tinutukoy dito ay si Lula Damiana. Si Lula Damiana ay mag-isang nakatira sa tuktok ng lupain kung saan malayo sa mga kapitbahay, base sa ating nakuhang informasyon. Si Lula Damiana ay walang makain at namamilmus sa kalsada, at minsan ay parang may kausap na wala namang kausap. Sobrang nakakaawa ang kalagayan ng matanda. Nang nilapitan ni Kuya Val si Lula Damiana na ipapaayos ang bahay, at galit na galit ang matanda na ang akala ay agawin ang bahay ni Lula Damiana kapag ito'y naayos na. Ang haba ng pasinsya ni Kuya Val sa matanda, at minsan siya nagpanggap siya daw si gobernador habang may dalang pagkain, at tuwang-tuwa ang matanda sa inabot na pagkain na gutom na gutom. Hindi mo makikita kay Kuya Val ang magagalitin o may inisin, bagkus pasinsya ang pinapairal nito at hindi inis. Hanggang nga sa napagawan niya ito ng bahay. Pero sa kasamang palad ay si Lula Damiana pala ay biglang naaksidente. Ayon daw sa nakaaksidente, inamin ng may-ari ng motorsiklo na iniwasan lamang daw ang matanda at na dislocate ang braso ni Lula Damiana at nawalan ng balanse. Hindi naman tinakasan na nagmamaniho, bagkus isinugod pa ito sa paggamutan. Nag-usap na ang magkabilang kampo at nakaayos na din. Kasamang dumalaw si Kalinga Purab na ang anak ni Kuya Val na isa ring may ginito ang puso, at patuloy pa rin minumonitor ang kalagayan ng matanda ni Kuya Val at ang kanyang anak na si Rab. Sa katunayan nga, twice a week pa sa bahay ni Lula Damiana na dinadalaw na mag-ama na hindi sinusukuan na alagaan,
at ito pa ay off cam. Si Kuya Val ay mayroon na itong umaabot ng 770,000 subscriber at 513,999 followers sa kanyang official page. Yan lamang po ang ating nasagap na impormasyon. Maraming maraming salamat po and God bless you.